Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang paghabol ni Porter kay Crawford at ang singil ni Mayweather. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So hindi pa din nga po sumusuko ang mandatory challenger ni Terence Crawford sa kanyang WBO belt na si Sean Porter na matuloy na ang kanilang bakbakan kahit pa hindi interesado ang promoter na si Bob Arum na gawin ito. Matatandaan kasi natin mga idol na noong nakalipas na buwan ay binigyan ni Arum ng barat na presyo si Porter upang labanan ang bata niyang si Crawford. $1 million nga lamang po ang inalok na bayad ni Arum kay Porter kung gusto niyang makalaban si Crawford, kung saan halos lahat ay sumang-ayon na masyado itong mababang presyo, kaya naman tumanggi agad dito si Porter. Madaming fans din ang nag-isip na kaya ganun lang kababa ang alok na ibinigay ni Arum ay upang tumigil na si Porter sa kakahamon sa kanyang bata, dahil ang ganun kababang alok ay isang paraan umano ni Arum upang sabihin na ayaw kitang itapat kay Crawford. Subalit sa latest interview nga kay Porter ng Ak and Barak Show, ay sinabi nitong hanggang ngayon ay hinahunting pa din niya si Crawford at pilit na ginagawa ng paraan upang matuloy ang kanilang title fight. Paliwanag ni Porter na hindi siya sumusuko na magawa ang nasabing bakbakan, kaya naman hanggang ngayon ay tinatrabaho pa din nila ito ng kanyang ama dahil naniniwala siya na ang Crawford fight ang laban na para sa kanya. Habang ang ibang boxing analyst naman ay kumbinsidong ayaw isugal ni Arum si Crawford kay Porter kasi masyado umanong delikado kay Crawford ang fighting style ni Porter dahil hindi daw kayang lumaban ni Crawford ng malapitan. So may punto din sila dito mga idol kasi kung matatandaan natin ay bumagsak si Crawford kay Cavalliaskis noong malapitan ang kanilang laban, subalit hindi ito binilangan as knockdown ng mga referee. Kung sakali man na maglaban si Crawford at Porter ay ito na ang pinakamabigat at malakas na pangalan na makakatapat ni Crawford sa kanyang buong boxing career. At para sa akin ay kailangan niya ito dahil may edad na siyang 33 years old na paglilipasan na din siya ng panahon. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung isa kang solid fan ni Floyd Mayweather Jr. ay meron ng paraan ngayon upang ikaw ay mabati niya ng happy birthday o simpleng congratulations sa iyong mga achievements o kaya naman simpleng mensahe lamang galing sa kanya. Yun nga lang, kailangan mong magbayad sa kanya ng 750 euros o kulang-kulang 45,000 pesos upang siya ay magpadala sa iyo ng isang video greeting na aabot ng halos isang minuto. Yan po ang singil ni Mayweather, kaya naman gumawa na naman ito ng record bilang may pinakamahal na bayad para sa isang video greeting. Idagdag ko na din dito mga idol na maliban sa napostponed na laban ni Mayweather kay Logan Paul na dapat sana ay gaganapin ngayong buwan, ay napostponed na din po ang isa pa niyang exhibition fight sa Japan na dapat sana ay gaganapin ngayong February 28. Ito ay sa dahilan na hindi nagpapapasok ang Japan ng mga ibang lahi dahil sa pandemya. So ayan nga po ang latest boxing news today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more sports talk.